Praise God. Purihin po ang Panginoon. Muli po, ito po si Pastor Ronnie Efes na buwabati po sa inyong isang pinagpalang araw sa ating lahat. Mula po sa ating mga loyal subscribers, sa ating po mga followers sa YouTube, mula po Luzon, Visayas, Mindanao, and even po yung ating po mga loyal followers, loyal subscribers in different countries. Maraming salamat po sa inyong walang sawa na patuloy pong suporta at even po yung inyong pong mga comment na aking po nababasa na talaga po nagiging pagpapala po yung ating pong YouTube channel. Isang malaking kagalakan po mula po sa inyong lingkod na mabasa ko po at malaman ko po na ang ating pong channel ay nakapagbibigay po ng inspirasyon, nagiging daluyan po ng pagpapala sa inyo pong mga buhay. At patuloy lang po kayo mag-comment at yung mga hindi pa po nakasubscribe ay tayo po yung mag-subscribe para po tayo po ay lagi pong ma-notify pag po tayo ay meron po mga bagong upload. And then pakihita rin po natin yung ating pong notification bell para updated po tayo sa lahat ng ating pong i-upload ng mga word of inspiration, word of encouragement, at mga any kinds of messages about the Bible. Kaya po sa oras na ito ay muli po, ako'y nagpapasalamat po sa inyo lahat. Sige po, tayo muna po ay manalangin sa oras po ito bago po tayo magsimula. Lord, maraming salamat po sa oras na ito. Father God, patuloy po namin kayong pinupuri, patuloy po namin kayong pinapasalamatan ugat sa oras po ito. Dalangin ko po, Lord, na patuloy niyo po kaming pangunahan, samahan ugat at gabayan sa amin po patuloy pong pag-aaral ng inyong buhay at makapangyarihan salita. Patuloy po, Lord, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, i-lead niyo po ang inyong lingkod, bigyan niyo po ako ng wisdom and knowledge and anointing upang patuloy ko po, Lord, na maipahayag ang inyong salita, Panginoon God, para po sa mga tagapanood at tagapakinig ng inyong lingkod dito po sa aking pong programa sa Pastor Ronnie Efes YouTube channel. Salamat po, Lord. Ito po ang aking dalangin in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sige po, sa oras po ito, tayo po'y magsimula na po na mag-aral at makinig ng inyong buhay, ng buhay na makapangyarihan salita ng Diyos. Okay, sa ating pong kapanahunan ay patuloy po na ating pong tinatalakay yung pong about earthquake. Tunay nga po na isa po ito sa talagang galaw ng Diyos na talagang ito ay naka-prophecy na talagang sa huling panahon ay talagang ito ay mararanasan sa iba't ibang dako ng mundo at talagang ito talaga ay kasama sa isang talagang end time sign, ang talagang paglindol o tinatawag na earthquake. Kaya po maraming natatakot, maraming talagang kinakabahan kapag talaga po nauuga ang iba't ibang panig po ng lugar at ng bansa sapagkat talagang nakatatakot po talaga ang tinatawag na earthquake or lindol. Kaya po sa oras nito ay ating pong pag-aralan yung topic natin about why earthquakes happen. Bakit nga ba lumilindol? Ito yung isang maaaring tanong ng bawat isa po sa inyo. Bakit nga ba lumilindol? Ano ang dahilan? Kaya ito po yung ating pong pag-aaralan ngayon according the Holy Scripture. Kung bakit nga ba may pagkakataon na talagang inuuga, nauuga ang bawat lugar, ang bawat syudad in different places, different countries, bakit nga ba nauuga ang sandaigdigan? Ano ang dahilan? Kaya ito po yung ating pong pag-aaralan. Bakit lumilindol? Why earthquakes happen? Okay, number one, kung bakit po lumilindol ay sabi po dito sa Biblia ay to rescue you. Makikita po natin na may pagkakataon na kaya po lumilindol dahil ililigtas ka ng Diyos. Ang Diyos ay sasaklolo sa kanyang mga tapat na mga lingkod, mga mananampalataya. Yan ang kanyang sinabi. Kaya hindi lahat ng pagpuga at lindol na ating nararanasan ay ito ay sumpa, ito ay parusa ng Diyos, kundi may pagkakataon na kaya lumilindol dahil ililigtas ka ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. Ipinagtatanggol ka ng Diyos
sa isang kapahamakan at hindi magandang sitwasyon. Ito yung kanyang ginagawa para sa kanyang mga tapat na mga tagasunod o mga lingkod. Basahin po natin ang aklat ng Isaiah 29 verse 6. The Lord Almighty will rescue you with violent thunderstorm and earthquakes. He will send windstorms and raging fire. So makikita natin mga kapatid na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. According the book of Isaiah 29 verse 6 ay biglang magpapadala ang Diyos ng dumadagundong na kulog, lindol, buhawi at naglalagablab na apoy upang iligtas ka. Kaya makikita natin talagang ang Diyos ay talagang nagpapadala ng mga kalamidad. Buhawi, naglalagablab na apoy, kulog, lindol, upang iligtas ka. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan from the book of Isaiah chapter 29 verse 6. Kaya ganito ka protected ang Diyos sa bawat isang tapat na talagang sumusunod sa kanyang kalooban, even sa kanyang mga anak at tapat na lingkod. Talagang magpapadala siya ng kakaibang mga karanasan sa ibabaw ng mundo para iligtas, para proteksyonan ang bawat isang tapat na sumusunod sa kanyang kalooban. And then second point is, kung bakit lumilindol ay when he speaks, sa panahon na siya ay nagsasalita, ang sangkalupaan, ang sandaigdigan ay pwedeng umuga, nayayanig. Ganito ka-powerful ang ating Panginoon Diyos. In the book of Psalm 29, verse 7 to 8, ito ang sinasabi. The voice of the Lord makes the lightning flash. His voice makes the desert shake. He shakes the desert of Kadesh. Ay kita po natin kapag ang Panginoong Diyos ay nagsasalita, lumilikha ito ng kidlat. At ang Diyos sa kanyang tinig, ang disyerto ng Kadesh ay nawawasak. Ang disyerto ng Kadesh ay nauuga. Ganito ka-powerful ang Panginoon Diyos. Sa pamamagitan lang ng kanyang tinig ay nauuga ang disyerto, ang kalupaan, ang daigdig kapag siya ay nagsasalita. Yan po ang sinasabi ng Panginoon Diyos sa kanyang salita in the book of Psalm 29 verse 7 to 8. Kaya mga kapatid, ito ang nagiging dahilan kung bakit lumilindol. And then last point is kung bakit lumilindol sa panahon na ang Diyos ay He is angry. Kapag ang Diyos ay nagagalit, ang pundasyon ng daigdig ay kanyang inuuga. Kapag ang Diyos ay nagagalit, ang mga bundok ay kanyang binawasan. Ginagalaw, inuuga kapag siya ay nagagalit. Ito ang ikatlong dahilan kung bakit nararanasan ng sangkatauhan ang lindol sa iba't ibang panig ng daigdig. Basahin po natin ang sinasabi ng Bible in the book of Job chapter 9 verse 5 to 6. Without warning, he moves mountains and in anger, he destroys them. God sends earthquakes and shakes the ground. He rocks the pillars that support the earth. So makikita natin, walang sabi-sabi. Walang sabi-sabi. Ang Diyos ay inuuga ang lahat ng bundok kapag siya'y nagagalit. Siya ay nagpapadala ng mga lindol at inuuga niya ang sandaigdigan, ang kalupaan.
kasama ang buong pundasyon ng daigdig. Ang pinakapundasyon ng daigdig ay kanyang inuuga kapag siya'y nagagalit. So makikita natin mga kapatid kung bakit patuloy na naranasan niyon ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, sa lahat ng sulok ng daigdig, ang walang humpay na pag-uga, pagyanik, lindol, even po sa ating bansa. From Luzon, Visayas, Mindanao, in this year, 2023, ay patuloy po nakakaranas ang ating bansa in different countries ng pagyanik at paglindol sapagkat ang Diyos ay nagagalit. Kaya po mga kapatid, ito po ang tunay na sagot sa tanong na kung bakit lumilindol. Sapagkat ang Diyos ay galit na. Sapagkat ang tao ay talagang wala ng panahon sa Diyos. Ang tao ay abalang-abala na sa napakaraming bagay na pinagtutuunan, pinagbubuhusan ng panahon at oras sapagkat wala na sa puso't isip ng napakaraming tao ang magpasalamat, ang magpuri, ang sambahin at parangalan. Higit sa lahat, ibalik ang pinakadakilang papuri parangal na nararapat sa Diyos. Wala na po ito. Wala na po sa isip at puso ng napakaraming tao ang Diyos na nagbigay ng buhay, ang Diyos na nag-iingat, ang Diyos na nagsusupply ng lahat ng ating pangailangan. Tawang nakalimutan na sapagkat ang tao sa ating kapanahunan ay tunay na nagpakasama, nagpakalayo-layo sa Diyos. Kaya po sa oras na ito mga kapatid, ito po ang nais ng Panginoon sa ating kapanahunan. At tayo po ay patuloy na magbalik loob sa Diyos. Tayo po ay muli ay magbigay ng best effort, best time, best priority, best serving, best worship para po sa ating Panginoon Diyos. Muli po tayo ay magpakumbaba. Muli po tayo ay manikluhod sa ating Panginoon Diyos sapagkat itong mga nagaganap na mga lindol sa iba't ibang panig ng daigdig ay isang tinatawag na wake up call ng Diyos. Pinararamdam na niya ang kanyang galit at siya ngayon ay nangungusap na sa bawat isang sangkatauhan. Talagang kailangan na ang bawat isa po sa atin ay tunay na po talaga na magpakumbaba, manikluhod, magbalik loob sa ating Panginoon Diyos upang ating pong ipadama ang nararapat na papuri, pagsamba at paggalang, karangal at kapurihan ay pawang talagang dapat nating ibalik sa makapangyarihan Diyos. Tumikha ng langit at lupa, nagbigay ng buhay sa atin, nagbigay ng isang napakagandang opportunity na tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pagsampalataya at pananalig sa kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po mga kapatid, sa oras na ito, gusto ko po kayong samahan sa panalangin. Pwede po bang subabay kayo sa panalangin ito at tayo po ay panalangin para po sa paglapit sa ating Panginoon Diyos. Let us close your eyes and bow in your head and let us pray. Lord, maraming salamat sa oras pong ito, Father God. Patuloy po, ako po ay nagbabalik loob sa inyo, naninikluhod, nagpapakumbaba. Patawarin niyo po ako, Panginoon Lord, sa aking mga pagkukulang, pagkakamali. At sa oras po ito, Father God, Lord, inisin niyo po ang aking buong katauhan from head to toe. Lord, ang aking isip at puso, Lord God, ay i-purify niyo po, Panginoon God, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng precious blood of Jesus Christ. At Panginoon, patuloy po sa oras na ito, Father God, Lord, na tinatanggap kita bilang personal Lord and Savior ng aking buhay. Simula po sa araw na ito, Father God, ay patuloy na ako po inyong pong pangunahan. Samahan, ikaw na po ang maghari, Panginoon, sa aking buhay. Ikaw na po ang tunay po na masunod sa aking buhay. Salamat po, Lord, at tunay nga po, Lord, patuloy na ang aking pong pangalan ay isulat niyo po dyan po sa aklat ng buhay sa langit.
Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na ngayon po, Lord, ay aking po napakinggan. At tuloy nga po, O God, Lord, pinupuri ko po kayo, pinararangalan ko po kayo, kinikilala ko po kayo bilang personal Lord and Savior. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Kapatid ko, ikaw ay sumabay sa palakihan, patuloy na ikaw ay anak na ng Diyos. Patuloy ka lang sumunod sa kalooban ng Panginoon at patuloy ka lang subaybay sa programang ito. At ako'y naniniwala na patuloy ka mapagpapala, patuloy ka na mapapalapit sa ating Panginoon Diyos. At sa oras na ito, kapatid, patuloy na in-encourage ko po kayo sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating pong YouTube channel. Kayo po'y mag-subscribe na po para kayo po'y laging ma-notify kapag meron po tayo mga bagong mga upload na mga word of inspiration, word of encouragement at mga topic po na napapanahon. Salamat po. Muli po, ito po si Pastor Ron Yempes na nagsasabi na God richly bless you. Praise God.